bayan-Mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon muli tayo ng Panginoon upang magsama-sama tayo sa ating pananalangin at pasasalamat sa Kanya. Hilingin natin ang biyaya ng pagtitiwala at pananalig upang patuloy tayong makapaglakbay sa buhay patungo sa ating Ama sa langit. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin ng lubos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanyang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami ngayon upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin
nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa, sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa, sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inuluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na Hari ng Siyon, aking iyahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa, sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalan mo ang kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa, sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at mapagkabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkuran, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa, sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi
sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Unang Biyernes ng buwan, araw ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, araw ng Quiapo, araw ng ating pagdedebosyon, at tayong lahat nagkakatipon dito upang ipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon at upang madama nating lalo ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa gitna ng maraming nangyayari sa ating buhay, napakaganda ng mensahe ngayon sa atin ni Jesus Nazareno. Ang sabi niya, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Baka mukha niyong tinatakot yung katabi niyo, ha? Huwag kang matakot. Pero hindi doon natatapos ang sabi ni Jesus Nazareno. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, manalig ka. Kaya sabihin mo rin sa kabila naman, manalig ka. At ang nananalig kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng mas malakas. Napakagandang paalala po sa atin. Sapagkat minsan sa buhay natin, akala natin ang gamot o kabaligtaran ng takot ay tapang. Naalala ko nung bata ko, kapag natatakot ako sa dilim, sasabihin ng lolo ko, huwag kang matakot, maging matapang ka. Walang lalaking duwag. Ang lalaki dapat matapang. Kaya minsan ang akala natin, ang kabaligtaran ng takot ay tapang. Kaya minsan ang ginagawa natin para matakpan ang takot natin, pinipilit nating maging matapang. Akala natin matatabunan ng tapang ang takot. Sa totoo lang, mga kapatid, atin-atin lang, wala nang ibang makakaalam kahit na naka-online tayo. Yung mga taong nagtatapang-tapangan, yung mga taong ang itsura'y matapang na matapang, sa totoo lang mga kapatid, yun daw ang mga taong napakadaming kinakatakutan sa buhay. Yung taong itsura'y katapang-tapang, sa loob pala katakot-takot. Ginagawa lang palang maskara ang tapang sa takot. Kasi nga minsan nakala natin ang kabaligtaran ng takot ay tapang. Kaya naman minsan pinangungunahan na nila para hindi mahalatang matatakutin sila, naninindak. Inuunahan na, nakasinghal na agad, nakataas na kagad ang kamao. Kasi nga, sa totoo lang pala, natatakot.
Kaya inuunahan na para sakali baka hindi na pumalag. Kaya kahit sa eskwela, sa trabaho, sa samahan, ito raw po yung mentalidad ng mga bully. Yung mga anak natin, yung mga apo natin, bantayan natin laban sa mga bully. Ano ba yung mga bullying tinatawag? Ito yung mga sisiga-siga na walang ginawa kundi singhalan, ipahiya, takutin yung iba. Pero kung uunawain daw pala natin sila, kaya karamihan sa mga yun, kahit mga bata pa, ay nagiging siga o bully. Kasi lumaki sila ng maraming kinatatakutan sa buhay. Maraming kulang sa buhay. At kaya minsan ginagawa nila yun, lalo na kapag nakikita nila yung iba, nakararanas ng pagmamahal, nakakaranas ng pagpapala, nakakaranas ng mas may biyaya sa buhay. Kaya nakita nyo, nagsasanga-sanga, takot, inggit, pagkamakasarili, kaya mukhang tumatapang. Pero mga kapatid, ang gamot, ang kabaliktaran daw ng takot, hindi tapang, kung hindi tiwala. Tiwala ang gamot sa pagkatakot. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magtiwala ka. Magtiwala ka. Yan ang sinasabi sa atin ngayon ni Jesus sa Sareno. Oo, hindi mo alam kung gagaling ba yung asawa mo, anak mo, kaibigan mo, kaanak mo. Ang sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus sa Sareno, magtiwala ka. Huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa. Oo, hindi mo alam, natatanggap ka ba sa trabaho? Makapag-a-abroad ka ba? Magtiwala ka. Hindi mo alam, magkakaisa pa ba yung pamilya ko? Ito mga magkakapatid na nagkakatampuhan, nagkakaaway ngayon, anong gagawin ko? Ang sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus sa Sareno, magtiwala ka. Huwag mo daanin sa tapang. Huwag kang bumaling sa iba. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka. At higit sa lahat, bumaling tayo sa Kanya. Hayaan natin ang pamamaraan ni Jesus sa Sareno ang manaig sa ating buhay. Kaya nga sabi niya sa Ebanghelyo, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Hindi ka na maghahanap ng daan. Ako ang daan. Sumama ka lang sa akin, malalaman mo ang daan. Hindi ba napakaganda po nun? Hindi lang sinabi ni Jesus sa Sareno, ituturo ko sa iyo ang daan. Di ba pag may nagtatanong dyan sa labas, saan ba papunta? Ayun, doon, doon ka pumunta. Kung si Jesus sa Sareno ang tatanungin mo, hindi niya sabihin sa iyo, o doon ka pumunta. Ang sasabihin niya sa iyo, sumama ka sa akin, sumunod ka sa akin, ako ang magiging daan mo sa hinahanap mo sa buhay. Kaya tayo nagpupunta rito, lalo na tuwing Biyernes, dahil gusto nating sabihin sa Kanya, hindi ho namin kaya sa sarili namin, maliligaw kami, mawawala kami ng landas, maiiba kami ng pamamaraan at laging kakapusin ito kung kami lang. Kaya nga mga kapatid, sinasabi rin ni Jesus sa Sareno, ang pagsama sa Kanya, ang simula ng pagsama sa Ama. Kadalasan, ang ebanghelyong ito ay naririnig natin pag may patay. Akala natin, ito ay tumutukoy lamang sa langit.
Pero sabi nga ni Papa Benedicto, ika-16, ang langit hindi lugar. Ang langit ay ugnayan sa Diyos. Ang langit ay ugnayan kay Jesus. Opo, pag tayo'y namatay, sa kabilang buhay, doon natin mararanasan ang buong-buong ugnayan kasama ang Diyos. Pero dito pa lang sa lupa, maaari nang magsimula ang langit. Kapag may dalisay tayong ugnayan sa Kanya. Sapagkat saan man naroroon si Jesus sa Sareno, doon ang langit. Kaya dito pa lang sa mundo, pwede nang magsimula ang langit. Ang Quiapo ay parang langit. Kahit na minsan napapanood natin, parang ang daming krimen, ang daming gulo, ang daming kalat. Pero pagkasama si Jesus sa Sareno, doon nagsisimula ang langit. Kapag yung kabutihan ni Jesus sa Sareno ang nagahari sa ating bahay, ang bahay natin, nagsisimula na ang langit. Kapag sasamahan natin yung pagkakaisa, yung pagmamahalan, yung pagpapatawad na nanggagaling kay Jesus sa Sareno ang umiiral, nagsisimula na sasamahan natin sa ugnayan natin ang langit. Hindi natin inaantay ang langit. Nagsisimula na ang langit dito sa lupa kapag kasama natin si Jesus sa Sareno. Nagsisimula na ang langit kapag nababawasan ang takot natin sa buhay. Nagsisimula na ang langit kapag dinadagdagan natin ang tiwala natin sa Diyos sa ating buhay. Kaya nga, araw-araw, pag tumatawag tayo sa Ama, lagi nating dinadasal, sundin ang loob mo dito sa lupa, ano raw ang kusunod? Para nang sa langit, sapagkat dito pa lang nagsisimula ang ating ugnayan. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin ang mga apostol, hindi dahil matapang sila, kaya malakas ang loob nila magpahayag, kung hindi nag-uumapaw ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng misa, ngayong unang Biyernes ng buwan, at naniniwala tayo, umaagos ang biyaya, lalo na sa araw na ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, narito po kaming lahat. Inaamin namin, marami kaming kinakatakutan sa sandaling ito. Sakit, paghihirap, di pagkakaintindihan at pag-aaway. Natatakot kami anong mangyayari sa kinabukasan ng aming mga anak, ng aming pamilya, at maging sa sarili naming kinabukasan. Mahal na pong Jesus sa Sareno, minsan po naguguluhan ang aming isip. Ang dami naming naririnig na payo, ang dami naming naririnig na mga boses, at minsan ito ang pinaniniwalaan namin. Kaya naman minsan lalo kaming napapahamak, lalong dumadami ang aming problema, lalo kaming nalilito. Kaya kami narito ngayon, bumabaling kami sa iyo, sapagkat ang pagtitiwala sa iyo, ang tunay na gamot sa pagkatakot at pagkabalisa sa buhay. Patawad po minsan kung nagtatapang-tapangan kami, kung minsan inaakala namin nasa aming mga kamay ang kasagutan sa buhay. Kaya nga nandito kami ngayon bumabalik, nagpapakumbaba kami, inaamin namin nasa inyo po ang sagot. Kayo po ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
At kapag kapiling namin kayo, kahit may karamdaman, kahit may kahirapan, kahit may kakulangan, kahit na di, may di pagkakaunawaan, kapag kapiling namin kayo, sapat na po iyon. Sapagkat kapag kapiling namin kayo, nagsisimula ang langit dito sa lupa. Jesus, Nazareno naming mahal, huwag niyo po kaming iiwan. Samahan niyo po kami lagi patungo sa Ama. Dagdagan niyo po ang aming pagtitiwala. Tanggalin niyo po ang aming pagkatakot. At palagi niyo po kaming basbasan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Mahal na mahal ka namin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar para sa atin. Ang ating tugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nananagnais na pagkalooban tayo ng lubos at manatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng bundong ito at magtamasa na walang hanggang kapatamatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Tahimik nating idulog ngayon ng iba pa nating kahilingan. Ama namin sa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo. Magpasawalang hanggan, inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa Satanas, ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, sinasabi sa atin ni Jesus sa Sareno, huwag kang matakot, manalig ka sa akin. Buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Ama naming manalig ka ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunin naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilyang nananalig, tumawag tayo sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung kami ay nagtatapang-tapangan, kung nakakasakit kami ng aming kapwa, kung nagiging makasarili na kami, linisin niyo po kami, Panginoon. Dagdagan niyo po ang aming pagtitiwala at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang daan, ang katotohanan at ang buhay natin. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Let us
Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naaapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Sa inyo pong tulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin maging mapagmalasakit at matulungin sa ating kapwa. Tandaan natin, ang lunas sa pagkabalisa at takot ay hindi tapang, kung hindi tiwala at pananalig kay Jesus Nazareno. Sapagkat saan man nandoon si Jesus, nandoon ang langit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at manalig lagi kay Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng